Gusto mo bang maging part owner o shareholder ng malalaking kumpanya sa Pilipinas katulad ni Jollibee? Kung paano, pag-usapan natin yan sa video na ito. Hello everyone! It's me, Sheila Lucilla, and welcome back to my channel! Kung bago ka pa lang sa channel nito, make sure to subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Usapang investment naman tayo. Oh, by the way guys, kung hindi mo pa napapanood yung previous video ko about 5 steps na iyong gagawin bago ka mag-invest, I suggest panoorin mo ito. Ang link ay nasa description box below. Para meron kang idea bago ka mag-dive into investing. Karamihan sa ating mga kababayan, ang iniisip pagdating sa pag-invest ay para lamang ito sa mga mayayaman at mapepera. Well, noon yon. Pero ngayon, maging sino ka man, nasaan ka man, ano man ang estado mo sa buhay o ano man ang trabaho mo, ay pwedeng-pwede ka nang maging part owner at shareholder ni Jollibee. Hindi lang kay Jollibee, maging ang malalaking kumpanya sa Pilipinas. So paanong paraan? Meron kang dalawang option na maaari mong pagpilian. First, through direct stock. Dito, ikaw ang driver. Ikaw ang gagawa ng lahat. Ikaw ang magmo-monitor ng pagtaas at bababa ng stock market. Ikaw rin ang magmamanage ng portfolio mo. Ganun din, ikaw ang magde-decide kung kailan ka bibili ng shares at kung anong kumpanya ang bibilhin mo. Dito, medyo malaki-laki ang capital dahil each company ay merong tinatawag na board lot. Usually, kay Jollibee, meron siyang 10 board lot. So, ibig sabihin, 10 board lot ang minimum per transaction. Paano at saan ka pupunta para makapag-invest ka through direct stock? Maghahanap ka ng authorized brokerage company na pwede kang mag-open ng account. Katulad yan ni CUL Financial, AAA Equities at ang MyTrade sa IMG at marami pang iba. So, kung ikaw ay beginner o baguhan ka pa lang sa pag-invest at medyo maliit ang iyong kapital, I highly recommend yung option 2. Tawag na indirect stock na mas kilala bilang si mutual fund. Dito, makikisakay lang tayo. Hindi mo na kailangang mag-manage ng portfolio mo, hindi mo na rin kailangang mag-monitor ng pagbaba at pagtaas ng stock market, at hindi mo rin kailangan mag-isip kung ano bang magandang kumpanya ang paglalagay ng pera mo. Chill ka lang, relax ka lang. Wala kang ibang gagawin kundi maglalagay ka lang or mag-top up ka lang. Dahil meron ng professional fund manager na gagawa niyan para sa'yo. Siya ang magmamanage ng portfolio at siya rin ang mag-iisip kung ano bang magagandang kumpanya ang pwedeng paglagyan ng investment natin. Ang kagandahan sa mutual fund, naka-diversified ito. Ibig sabihin, nakakalat ito sa maraming industry. Maraming kumpanya ang mabibili ng pera mo. And liquidity! Madali mo itong makuha. Mag-fill up ka lang ng redemption form and just 3 to 5 days ay mapupunta na sa account mo yung pera mo. And take note lamang po, pagdating sa mutual fund, meron po yung tinatawag na 3 to 6 month holding period. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng makuha yung pera mo in that month. Paano naman kakikita sa mutual fund? Meron ding dalawang ways kung paano kakikita. First, dividend income. Ibig sabihin, kapag maganda ang kinita ng kumpanya na pinaglagyan ng pera mo, magbibigay sila ng dividend o bonus para sa mga shareholder nila. Pangalawa, price appreciation. Paano naman to? Your money divide price ng portfolio is equals to shares. So halimbawa, meron kang 1,000 pesos. And then, ang presyo ng portfolio is piso. So, 1,000 pesos divide 1 is equals to 1,000 shares. So, paano ka naman kikita? Halimbawa, ang presyo ng portfolio after 5 years ay naging 3 pesos. So, yung
number of shares na nabili mo, i-times mo dun sa presyo ng portfolio. So halimbawa, 1,000 shares lang ang nabili mo, times 3 na presyo ng portfolio ngayon is equals to 3,000. So ibig sabihin, kumita ka ng 2,000 pesos dahil 1,000 pesos lang yung ini-invest mo. Kaya nga, how much more kung hindi lang 1,000 shares ang mabibili mo? Friendly reminder lamang po, pagdating po sa mutual fund, kung gusto nyo mag-invest, dapat po long term ang inyong goal para talagang ma-enjoy nyo ang gain ng pera nyo. So, paano naman at saan ka pupunta para makapag-invest ka sa mutual fund? Meron ka rin dalawang paraan na pwedeng mag-invest sa mutual fund. First, pwede ka pumunta doon directly sa mga mutual fund company. Magpipill up ka ng form at ibibigay mo lahat ng requirements na hihingi nila. And then, pag nag-verified na at nabigyan ka ng folio number, pwede ka na mag-start mag-invest sa mutual fund. Pangalawa, through IMG. Dahil once na member ka na ni IMG, automatic investor ka na kagad. Dahil ang 1,000 pesos mo ay mapupunta na sa Soldivo Strategic Growth Fund. Ang tanging gagawin mo na lang, mag-top up ka na lang. Mai-enjoy mo rin ang zero load entry fee. Ibig sabihin, walang babawasin o kakartusin sa lahat ng transaction mo sa investment mo. At bukod pa doon, mai-enjoy mo rin ang iba pang benefits na meron kay IMG. To know more about IMG, panoorin mo yung previous video ko about kung sino si IMG at ang top 48 benefits na ang link ay nasa description box below. Kung nakatulong sa'yo ang video ko na to, pwede mong i-like at i-share sa iyong families at friends para sila din maging shareholder na ni Jollibee. At kung meron ka pang katanungan at hindi naiintindihan at gusto mo nang mag-invest, maaari mo akong i-message sa aking Facebook Messenger, Sheila Lucelo at Facebook.com para mabigyan kita ng detalye at ma-guide kita kung ano ang iyong gagawin. Once again, I'm Sheila Lucelo, your online financial coach. God bless everyone! See you on my next video! Bye!